Yo, 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 subscribers, Silakbot Stories na naman. Ang bilis, no? True Subscribers Horror Stories. Sa totoo lang, Sir Red, hindi ko maituturing na special gift ang pagkakaroon ng third eye. Isa itong sumpa. Real Paranormal Encounters. Kitang-kita ko po talaga na ang White Lady ay nakatayo sa gawing paanan ko at pinanlilisikan ako ng mga mapupulan niyang mga mata. And other scary stories from HTV Positive listeners. Noon, akala ko sa pelikula lamang nangyayari ito. Subalit nang makita ko mismo ang nangyaring sanib sa kaklasiko, naniniwala na ako na totoo ang mga demonyo. Pagkukwentuhan natin sa Subscribers Hilakbot Stories, Monday and Friday, 9 p.m. sa Hilakbot TV YouTube channel at sa HTV Facebook page. Replays on Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ikwento mo na bago maikwento ng iba. Dito sa Subscribers Hilakbot Stories. Ganun dapat daw yung intro para sa mga... mga nagmamadali. Anyway, tatlong kwento na naman po. Umpisaan natin siyempre sa kwento ni Jidma at susundan po ni Gandako at ni Jean dito po sa ating SHS. Mga kwentong ibinahagi sa sindakstories2008@gmail.com. Si Red po inyong kasama para sa ating segment na ito. Magandang araw po sa lahat, lalong-lalo na sa inyo, Sir Red. Isa po ako sa mga silent listeners ng inyong podcast at sana po ay ma-share nyo rin ang kwentong ito na nangyari noong 2015 nung nakatira pa po kami sa probinsya ng Bulacan. Ako nga po pala si Jidma. Parang deadma ano, Didma. Anyway. Apelyado mo ba ano, Dela? Jidma, Dela. Anyway, corny. sana daw corny jokes ka na lang, Red. Bakit? Sabi ko naman. Tapos sasabi niya, para last mo na yan. And then second to the last pa lang po yun. Wait lang, wait for more. Okay, so ito po yung kanyang kwento at walang tatawa kasi horror stories po ito. Okay? Kawawa yung mga KJ tsaka yung mga HTV negative na nakikinig. Kasalukuyan pong ginagawa yung bahay namin nung taong yun. Kami po muna kasi yung o kami po yung unang nangupahan sa isang village po na malapit din po sa aming bahay. Bungalow po yung style ng bahay pero unang tingin ko pa lamang po noon, Sir Red, sadyang may kakaiba ng aura yung bahay na iyon. Alam niyo yung parang ang gloomy tapos ang bigat sa pakiramdam. Pero natuloy pa rin po yung paglipat namin sa bahay na yon. May mga kwento at pangyayari daw po na naganap sa bahay na iyon na hindi po nasabi sa amin nung nagpaparenta. Ayon po doon sa mga nadidinig naming kwento, meron daw pong nagpatiwakal doon sa bahay na yon. Saka wala pong katabing bahay si Red yung bahay po na inupahan namin at sa gilid po kasi noon ay puro talahiban pa lamang. Pero meron po siyang katapat na bahay. Sa ilang araw po na pagtira namin sa bahay, maayos po yung mga ilang araw na nagdaan, ngunit pagpasok pa lamang po ng ikalawang linggo ng aming pagtira, eto na at meron na pong mga nagpaparamdam. Tinawag ko na nga po itong Heli Week. Araw-araw po, Sir Red, lalong-lalo na kapag sumasapit po ang alas 4 ng hapon. Lagi pong tumutunog yung doorbell namin. Minsan talaga pong hinihintay naming mag alas 4 habang nakatingin sa labas para po mahuli kung meron pong batang nang titrip at pumipindot ng doorbell sa labas. Pero wala po. Unti-unti nga po na lumulubog ang araw at kasabay noon yung pagdilim ng kalangitan. Pero sorry po, hindi ko po nasabi na... Ah okay, so tatlo daw pala silang nasa bahay na yon. Si Lola niya, ang kanyang mama at siya. Nung maggagabi na po si Red, naisipan po ng aking ina na magpunta muna sa palengke para bumili ng aming ulam.
Nang maiwan po kami ng aking lola sa bahay, dito na po ako nagsimulang matakot dahil iba na po yung mga nangyayari. Andyan pong bumubukas na yung cabinet tapos magsasara ng malakas na parang dinabog at may mga katok na malalakas sa hindi po namin alam kung saan nanggagaling. Kinabukasan po Sir Red, sinabi ko kay nanay yung mga narinig at naramdaman po namin ni Lola kaso hindi po siya naniwala. Kaya tuloy pa din po yung araw ng pagtira namin sa bahay na yon. Hanggang sumapit ang isang Sabado, natao na malakas ang ulan, napakadilim ng kapaligiran at dahil nga nasa probinsya, kadalasan kapag malakas ang ulan ay nawawala po ang kuryente. Correct. Fact na fact po ito guys. Misa nga tatlong patak pa nga lang o kaya humangin lang ng malakas, wala ng kuryente, di ba? Anyway, balik sa istorya. Nung nawalan po, may kasamang rant eh. Nung nawalan po ng kuryente dahil sa lakas ng ulan, tanging yung gasera at kandila lamang po yung ginamit namin. Hanggang sa sumapit po yung gabi, ay wala pa din po at hindi pa na ibabalik yung kuryente. Yung kandila nga po na gamit namin ay unti-unti na nga pong natutunaw at yung pakiramdam ko po ng mga sandaling yon Sir Red ay parang hindi na ako mapakali dahil madilim na nga po at nasa isip ko eh baka mamaya may bigla pong lumabas na multo sa harap ko o kahit saan mang sulok ng bahay na madilim. Nung oras na yon Sir Red, bigla pong sumigaw ang nanay ko na lalabas daw po muna siya at titignan po yung mga gamit namin sa labas kung meron pa po kaming natirang gasera at kandila. Natakot na naman po ako ng sandaling iyon dahil pakiramdam ko po. Kahit nag-iisa ako sa loob ng bahay o kahit kasama ko si Lola, para pong yung pakiramdam na meron pong mangyayaring hindi maganda. Yung pakiramdam mo rin na wala itong magagawa o wala kang magagawa kapag may mangyaring hindi maganda. So sa pagpasok po muli ng aking nanay sa loob ng bahay, inabot po niya sa akin yung isang gasera at kahon ng posporo at sinabi po niya sa akin na sindihan ko daw po iyon para lumiwanag. Nung aktong sisindihan ko na po yung gasera at pagkatapos kong ikaskas ang matchstick sa kahon, bigla pong may ulong lumabas sa harapan ko Sir Red. Ang hirap pong i-explain kung paano po siya biglang lumabas doon at bigla din pong nawala at kinain po ng dilim. As in seconds lamang po yun Sir Red pero nakatitiyak ako na kakaibang nila lang o ulo ng kakaibang nila lang iyon. Takot na takot po ako noon at muntik ko pang maibagsak ang gaserang hawak ko sapagkat napapikit po talaga ako. Kinabukasan noon, kwento ko kay nanay yung nangyari at napagdesisyonan po maging ni Lola na ipabless yung bahay. Ang sabi nga po nila ipagdasal din namin yung kaluluwang naiiwan sa bahay na yon. Simula nga po noon hanggang sa makabalik po kami sa aming bahay na pinagagawa namin, nawala na po yung paramdam doon sa inupahan namin. Ngayon po sa pagkakaalam ko rin, ay meron na rin pong ibang nakatira doon sa bahay na yon. May makakatabi na din po silang kabahayan. Maraming salamat po at sana po, okay na share po natin. Maraming salamat at mabuhay daw sa lahat ng mga nakikinig ng ating segment na ito. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Yan po ang kwentong mula po kay Jidma. Tama ba Jidma o Hidma? Ano ba talaga? Kapag sinasabing si Jidma... Jidma din. Anyway, maraming akong nakitang aspeto ng pangkaraniwan o pagiging karaniwan ng kwento. Alam niyo kasi sa mga ghost stories guys, ganito yung mga laging nangyayari. Lilipat sa isang bahay o medyo iba na yung pakiramdam. Unang linggo, ikalawang linggo, minsan bonus pa ikatlong linggo, wala silang nararamdaman. And then after po nung 3 weeks span na yon, saka po merong mga paranormal activity nang magaganap. Di ba usually ganun yung mga umpisa na mga ghost story. Pero ang ending lagi pong ganun talaga. Wala naman tayong ibang pwedeng gawin kasi bukod dun sa sinasabi nila na ipapa-cleanse mo, ipapa-bless mo yung bahay, ipagdasal yung kaluluwa.
Kayo ba, kung limbawa meron kayong alam sa mga pagpapat o pagtataboy na mga ganitong klase mga ligaw na kaluluwa, ano pa ba yung iba pang mga paraan para at least maiwasan or kaya ay malesen man lang yung pagpaparamdam sa inyo? Diba? Sabi nga nung isang nag-comment kung inyo po natatandaan na mga ganitong klase mga ligaw na kaluluwa kasi ay commonly mga victim ng isang o kaya naging marahas yung kanyang kamatayan, something like that. O kaya naging biktima ng isang marahas na insidente. And commonly kapag subdivision o kaya village ang sinasabi natin dito, syempre bakanteng lote yan dati, talahiban, tas sabi nila doon daw tapunan ng mga, di ba? Na mga patay, mga ganon. At yun yung talagang something in common sa mga ganitong klase mga ghost stories, di ba? Pero sabi ko nga sa inyo guys, hindi ko naman kine-question yung karanasan ni Jidma, pero syempre first time din niyang mag-share dito sa atin. Pero yun nga yung sabi niya pagsindi ng, di ba, gasera, akmang pagkakaskas niya ng matchstick, may ulo daw na lumabas sa harap niya. Anong klaseng ulo to? Eh di, walang green ano dito. walang green-minded dito guys. Walang malisya to ha. Walang double meaning. Tinatanong ko sana, dinescribe mo sana doon. Ibig ko sabihin, sana dinescribe mo, Jidma, kung anong klaseng ulo yung nakita mo. Ano ba to? Yung parang lagas na yung buhok? O kaya walang buhok? Kalbo yung ulo na yun? O kaya parang may bigot? Ay, di, merong... Alam mo yung parang katulad kay, ano yon, si My Precious. Yung gano'n ba? Gano'n kasi iniisip natin gano'n, may, nakita ka ba may naninag ka bang mata? May, di ba? O wala siyang mukha? Ulo lang pero walang mukha, di ba? Parang gano'n. Sana dinescribe mo. Kaya dun sa mga magsasubmit din po ng mga ganitong klase mga story, idetalye po ninyo yung nakita, yung eksaktong nakita ninyo para at least ma-imagine natin, mabigyan natin ng kahit konting picture man lang yung mga nakikinig sa atin. Lalo pat syempre, audio narration po tayo, mahirap i-imagine ng kanya-kanya kasi parang ganon, di ba? Kanya-kanya tayo ng interpretation. Kaya minsan hindi nila nagigets yung story. May mga ganong tao. Anyway, sa mga nagkakape po ni Lola Trinidad, meron pa rin po tayo mga iba't ibang flavors po dyan. Hazelnut, butterscotch, double choco cinnamon. Andyan po sa HTV merch, paki-visit na lamang po yan. At syempre huwag kalimutang i-like at i-follow ang kanilang Facebook page, Kape ni Lola Trinidad, para nang sa ganon makita po ninyo yung direct link kung saan ninyo pwedeng mabili o ma-check out ang ating Kape ni Lola Trinidad. Sa mga nagtatanong, yes po, ito po ihango dun sa isang kwento natin. Sabi ko nga sa inyo, Kape ni Lola Trinidad, makikita nyo po yan. I-type nyo lang sa search bar ng YouTube. Mapakinggan nyo po, ito po'y collab natin, mini collab natin kay Incognito Stories. So pakinggan nyo na lamang po. Second story naman po tayo mula naman kay Gandako, yun ang kanyang AKA. At ito na, sa mga baguhan po o kaya sa mga kararating pa lamang, second story na po ang inyo naabutan. Ito ang subscribers, Hilakbot Stories. Mula din po sa ating email, sindakstories2008@gmail.com, ang kwentong ito na binahagi ni Gandako. Matagal na rin daw po siyang nakikinig at nanonood ng ilang mga vids sa TikTok at sa YouTube natin. At itong aking ibabahagi po ay ang kwentong o tunay na karanasan ko noong ako pa ay bata. Maikling promo po, paki-follow na rin po ang ating TikTok, ang Hilakbot Horror Stories. May mga in-upload po yata doon si Admin RJ noong nakaraang linggo ng mga short scary stories, mga bite-sized horror stories. Anyway, sabi niya, my mom had some parents, friend, o mga kaibigang magulang daw sa eskwelahan noong siya ay bata pa at nag-aaral. Siya daw po yung pinakabata at tatlo po silang magkakapatid sa mother side. Close na close po siya sa ilang mga magulang sa eskwelahan. Kahit nga po nasa labas na sila ng school, ay nagkakaroon pa sila ng pagkakataon na mag-get together o kaya mag-meet up. At dun nga sila nagkwentuhan, nagme-merienda, nagtatawanan. So many years passed and she became busy sa kanyang buhay. At nagkaroon na nga po siya ng, dahil sa pagkabisi niya, ay nawala po siya o nawalan po siya ng contact sa ilang mga friends niyang iyon.
Noong ako ay 13 years old na, isang araw yon. Isa sa mga naging kaibigan ni Mama nung ako ay bata pa ay bumisita sa aming bahay. Inutusan pa nga ako ni Mama na bumili ng refreshments o kaya biscuit at soft drink o kahit na anuman para maipamerienda sa kanyang kaibigan, parang long lost friend niya na ito. Tinignan po ako nung kaibigan niya at ngumiti siya sa akin. Lumabas na po ako, sinunod ko muna yung utos ni Mama at pagkatapos ay nagpaalam po ako na makikipaglaro sa mga kaibigan ko. Some weeks or few weeks passed and another friend of her ni Mom ay bumisita po sa bahay namin pero hindi para makipagkwentuhan ng masasaya kundi para ibalita ang nangyari sa isa sa kanyang mga kaibigan. Nang maibalita nga sa kanya o kay Mama yung nangyaring hindi maganda doon sa isa sa kanyang mga kaibigan ay nanlaki po talaga ang kanyang mga mata dahil yung sinasabi nitong isang kaibigan ni Mama na kaibigan nila na may nangyaring masama ay yung bumisita sa kanya nung nakaraang linggo. Hindi po talaga siya makapaniwala nung una dahil sa katunayan, kitang-kita o maging ako man ay saksi na buhay o kaya inabutan ko pa ng refreshment nga yung kaibigan niyang iyon. Kaya ganun na lamang yung pagsabi ni Mama na hindi totoo yung balita. Pero iginiit nga nung kaibigan ni Mama na iyon na totoo last week namatay yung kaibigan nilang iyon. Hanggang sa bigla akong inanod sa daluyong ng aking memorya. Ito in-edit ko na lang, in on the spot na lang. Walang tatawa, walang seryoso to. Lakas makabipolar. Hanggang sa tuluyan akong inanod ng daluyong na aking memorya dahil naalala ko nung pag-abot ko sa kanya nung biscuit at nung soft drinks dun sa kaibigan ni Mama. Naramdaman ko talaga na napakalamig nung kamay niya. Dito na din ako mas lalong natakot at medyo naniwala na maaaring multo na nga talaga ng kaibigan ni Mama yung bumisita sa bahay. Kapag nasasagi nga sa usapan namin o kaya sa mga kwentuhan, as in random na kwentuhan lamang sa bahay, yung nangyaring iyon, hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Hindi, lalong-lalo na si Mama, na talagang hanggang sa kasalukuyan ay parang big question mark yung nangyari. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Once again, maraming salamat kay Gandako sa pag-send ng kanyang kwento sa ating email, sindakstories2008@gmail.com. Short lamang po ito at in English po yung kanyang story. So as much as possible, ito na talagang in-squeeze ko lahat ng makakaya natin para i-on the spot Tagalog siya, i-translate. For the sake lang ng mga medyo KJ at sabihin nyo na naman pag nag-English-English, masyadong maarte, masyadong, di ba? Kaya yun, in-on the spot na lamang po natin guys. Pero yun yung talagang kwento niya, pinaka-istorya niya dito po sa ating second story na ito. Which is, kayo for sure naniniwala. Hindi kasi ito premonition guys eh. Kasi sinabi niya dito, bumisita nung time na bumisita yung friend niyang yun, friend ni Mama niya, sa bahay nila, ay patay na daw yung tao. So, needless to say, ano ito? Pamamaalam. Diba? Parang siguro pinaramdaman ka niya na wala na siya. Pero yun nga, medyo may big question mark talaga doon na parang diba, inabutan ng sender natin ng refreshments yung ali. Tapos nahawakan pa niya or ano, diba? Parang ganun. Kasi alam ko pag ghost na hindi, diba? Na, transparent na yan. Hollow, hindi na makakahawak ng mga bagay na ganyan. Ewan ko lang sa inyo guys kung anong take nyo dito pero nangyayari talaga to. Kung hindi man, di ba minsan sabi nga nila yung paro-paro, di ba? O kaya minsan mga hayop na bigla na lang dumarating sa bahay ninyo na hindi nyo alam kung saan ang galing. Di ba yung parang gano'n yung bigla na lang parang putok sa buho na nandyan na biglang, di ba, nag-appear.
Sabi nga nila ganun daw yon, maraming pamamaraan ang pamamaalam ng isang tao kapag siya ay nawala na. Pero isa ang tiyak dito, ganda ko, treasure o kaya napaka-espesyal ni mother mo para bisitahin ng isang yumaong kaibigan na parang masasabing long-lost friend niya na, di ba? Kasi elementary na nangyari, sabi mong ganun. Tapos, di ba, kapag ganun talaga, maniwala kayo sa hindi, may mga talagang bibisita at bibisita para mamaalam, tapos hindi mo alam na wala na pala talaga siya. Di ba? Kaya yun minsan pinag-uusapan namin ni paring RJ, pag nauna siya kahong ganyan, wag na lang siya bumisita kasi kalahati ng buhay ko, eh, pagmumukha niya na yung pinagpipiestahan ko. Anyway, maraming salamat sa mga baguhan o kaya sa mga bagong salta sa ating segment na ito. Once again, wala na po sa Facebook. Hindi na po natin mapapakinggan sa Facebook ang SHS. Dito na po yan lahat sa YT natin. At once again, yung mga nag-subscribe na sa Pulang Likido Animated Horror Story, maraming salamat. Lalong-lalo na sa pagsuporta sa ating unang animated horror story dyan. Sana po masuportan nyo at sana maging positibo po yung resulta ng lahat ng paghihirap ng Pulang Likido Productions po dyan. Third story, pinakauling story na po natin bago po tayo sa patik-tik segment. At ito naman po ay mula kay Jean. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Isa po akong silent listener si Red at baguhan pa lamang po sa pagbabahagi ng kwento. Nagsimula po ang kwentong ito noong nag-lockdown at grade 6 po ako noon at talagang nanibago ako. Noon pa lang po ay naniniwala na talaga ako sa mga supernatural, mapamulto, yung mga urban legends o kaya mga engkanto. Kaya po noong nag-lockdown ay na-addict po talaga ako sa mga reality shifting. So ang ibig sabihin nito ay yung consciousness mo ay ililipat mo sa ibang reality katulad ng nangyayari o nangyari sa pelikulang Harry Potter. Tapos sa reality na iyon ay pwede kang maging kahit sino o ano. Basta everything is possible po sa reality na iyon. Para po ikaw ay makabalik o bago ka rin makapunta doon, kailangan mo nga lamang munang gumawa ng safe action o word. Yung parabang password para makabalik ka sa real world. Gabi-gabi po ay nagme-meditate ako para kumalma at lalo pang makapag-concentrate yung utak ko. Kailangan din po na healthy routine sa buong araw bago mag-shift sa ibang reality dahil energy mo po ang gagamitin para mapabilis yung pag-shift mo. So after 1 week ay nag-attempt na po akong mag-shift sa ibang reality at hindi ko na po sasabihin kung saan banda. Doon po sa pinuntahan kong reality na iyon ay maraming paraan po na meron tayong tinatawag na methods. Yung ginamit kong method doon ay yung Raven method. First time ko po yun supposedly na makakatulog sa method na iyon at nakatulog nga po ako kaso paggising ko ay wala na ako sa kama ko. Para po akong nasa loob mismo ng kulay itim na dimensyon at akala ko nga po ay bulag na ako. Kaso pagtingin ko sa kamay ko, nakita ko naman ito. Kaso sobrang blurry po niya. Kaya sinubukan kong bilangin yung aking mga daliri hanggang sa nalito po ako kasi bakit umabot ng 15 yung daliri ko? Doon na po ako nagpanik at napasigaw. At the exact time din po ay nakarinig po ako ng sigaw pero hindi ko alam kung bakit bigla na lang akong tumayo. Pinuntahan ko kung saan nanggagaling yung sigaw na iyon. Pero aaminin ko po talaga na duwag ako. Pero gagawin ko po ang lahat para lang makaalis sa reality na iyon. Kaso, hindi po. Sobrang haba nung nilakad ko. Akala ko nga po hindi na iyon magtatapos. Pero nung saktong paghinto ko po sa paglalakad, ay may nakita po akong tao. Pareho po kami ng damit, buhok at ng likuran. Pinagsawalang bahala ko na po iyon at nilapitan ko na siya at humingi ako ng tulong doon sa babae kaso ginagaya lamang niya yung kinikilos ko. Pagharap ko nga po sa kanya ay sobra-sobra yung aking hilakbot. Dahil yung mukha po niya ay sobrang nakakatakot. Parang distorted po yung mukha niya.
Sinubukan po niya akong sakalin pero bigla ko na lang pong nasabi yung safe word o yung pinaka-password ko at walang ano-ano'y nagising po ako bigla. After po noon ay nagkasakit ako ng malala at parang naging pale yung kulay ng skin ko. Pumayat nga po ako ng ilang araw dahil po sa nangyaring iyon, to the point na dinala na ako sa ospital kaso di kami tatanggapin hanggat hindi ako ilalagay sa mga taong naghihintay ng test results. Yung test results daw po sa virus, sa COVID. And ito nga yung isa pang nangyari. Habang nakikipag-usap nga po si Mama doon, ay nagdilim po muli o nandilim ang aking paningin. Yung parang mahihimatay ka, kaso pinipigilan mo na. Kaya umalis po ako doon sa lugar na yon. Dahil nga po wala kaming mahanap na public hospital na tatanggap sa akin, ay nauwi kami sa isang pribadong ospital. So after ko pong gumaling, madalas na po akong nakaririnig ng mga bulong na parang tinatawag yung pangalan ko. Tapos po paminsan, yung mga napapanaginipan ko ay nangyayari po talaga. Sa maniwala po kayo't sa hindi, totoo po iyon kaso yung mga nasa panaginip ko minsan ay parang delayed o hindi siya nangyayari agad-agad. Madalas po ako magkaroon ng deja vu lalo na po noong nakaraang taon na akala ko nga po ay maa-admit na ako sa mental hospital. P.S. Hindi po alam na mga magulang ko kung bakit bigla ako nagkasakit pero nung na-admit po ako sa ospital, ang sabi ng doktor ay dengue daw. Kaya po nagtaka yung mga magulang ko dahil wala namang kalamok-lamok sa bahay at maging kahit na anumang insekto o daga. Dahil talagang malinis ang aming tinitirhan. Gusto ko lamang po ding linawin na hindi po dangerous na mag-reality shifting. Sadyang minalas lamang po ako. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Muli, maraming salamat sa iyo, Jean, sa pagbabahagi ng interesting at talagang kakaibang karanasan mong ito. In particular, dun sa kanyang ginagawa na reality shifting, sabi nga nila, di ba? Correct me if I'm wrong, dapat sabi nila kapag halimbawa you are into reality shifting o medyo alam mo yung nandun yung interest mo at gusto mong gawin yon. Kailangan first and foremost ay meron kang idea o kaya naiintindihan mo yung konsepto ng alternate realities o kaya yung sinasabi nilang parallel universes. Diba? Ang lakas maka ano to eh. Ang lakas maka Doctor Strange at saka Spider-Man No Way Home. Pero totoo po yung sinasabi nila. Actually may mga pag-aaral na at may theory po dito yung tungkol dito sa mga multi-multiverse na ito. Sa katunayan, kung hindi ako nagkakamali, may nabasa akong article na ganito, hindi lamang 10, kundi parang nasa 20 yung masasabi nilang method para mag, alam mo yun, para makaano ka dito, maka magawa mo itong reality shifting na ito. Diba, hindi ko po ito ine-endorse sa inyo guys, ha? Hindi ko po, kasi kahit naman po ako personally, hindi ko naman alam gawin itong mga bagay na ito. Lalo pa syempre kung kailangan ng meditation, kailangan ng tahimik na lugar, o kaya concentration talagang matindi dito, ay talagang doon pa lang cross out nyo na po ako doon dahil ang ingay ng lugar namin, walang kapayapaan dito sa bahay. At saka isa pa, magulo akong tao, sabog yung utak ko. Hindi mo talaga mapapaconcentrate. Di ba yung nga sabi niya na kanina, Raven Method, yung sinasabi niya, di ko lang alam kung meron. Correct mo ako, Gina, kung tama yung pagkaka-recall ko, meron silang parang heartbeat method pa nga tinatawag ata dito eh. Diba? Meron pa nga yung pillow method, sabi nila dito. Sandali, meron pa yung isa eh. Elevator ba yun? Elevation. Parang ganun eh. Basta i-research yun na lang guys. Nasa Google naman po yun lahat. Kasi nabasa ko yung tungkol dito sa subconscious website at more on ganun yung mga article niya. Hindi ko na pumatandaan kasi parang last month ko ata nabasa to. Pero yun na lang po, hindi lamang po 10, basta higit pa sa 20 yung natatandaan kong method nito
At yung isa nga pong Raven na sinasabi niya, Raven Method, ay nabanggit ni Jean dito sa kanyang story. Ano pa ba yung iba pang method na yon? Contraceptive method. Oh my, how are you? Birth control pala yun, sa birth control pala yun. hindi po kasama yun doon. Sa family planning po pala yun, hindi kasama. Anyway, bawal tumawa kasi hindi naman po talaga nakakatawa. Kasi horror stories po bawal tumawa. Anyway, maraming salamat dito sa mga nag-share ng kanilang kwento. At ito ba yung isa pa pala na bago ko makalimutan, yung tungkol dito sa mga ano na to, yung multiverse theory o kaya itong reality shifting na ito. Meron ba ito yung parang something to do with quantum physics, mga ganyan-ganyan, di ba? O kaya yung OBE na tinatawag, out of body experience. Di ba? Pakicorrect na lang po ako, or kung meron man kayong mas maraming alam, sige na, i-share nyo po dyan sa comment, and for sure mababasa naman po natin yung tungkol dito. Kasi first time ko daw nagkakamali, or kung hindi man ito yung first time, sadyang kakaiba yung third story natin na binahagi po ni Jean, di ba? Na kung saan nakakapunta siya kung saan-saan, sana all. Pero delikado yung mga ganong bagay, kaya dapat sana na pag-aaralan, o kaya naman, bihasa ka, alam mo yung gagawin mo, di ba? Mamaya ng konti guys, mga patiktik na po natin, patiktik segment muna tayo. Natambakan po tayo nito mga nakalipas na araw. And ito na po yung tatlong kwento, narinig nyo na po ang tatlong kwento po natin. So break muna tayo, higop muna tayo ng mainit na kape ni Lola Trinidad. Available sa HTV Merch sa Shopee. Kaya dapat ay nakafollow ko na rin po dyan at i-order mo na yan. I-check out mo na bago ma-check out ng iba. Break muna, dyan nga lang. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Hilakbot Creepy Facts. Napatingin ka na ba sa bughaw na kalingtan? Subalit may mga puting bilog o tuldok kang nakikita. Ayon sa science, white blood cells mo daw ang mga ito. Hilakbot Creepy. Hello sa lahat ng mga HTV positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayong i-stream ang ilang piling kwento mula sa Hilakbot TV at Sindak Short Stories sa ating mga podcast. Ang Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast at ang Pinoy Horror Radio. Experience early access for our upcoming premieres. Watch exclusive member-only videos and more. Click that join button and enjoy exclusive channel membership perks. Welcome to Hilakbot TV. Mga solid HTV positive, ako po muli si Red. Suportahan po ninyo ang ating bunsong channel, ang pulang likido animated horror stories. Subscribe na!